For those of you na nagre-request sa akin na gumawa ng isang tutorial video about programming, yes, I do hear you. And sure, pagbibigyan ko kayo, which is why I made this video first, para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung programming at kung tama nga ba kayo ng pinasukan. I am planning on making a basic programming tutorial as requested by my past students, pati na rin sa mga ilang pang mga nakilala ko online na nagme-message sa akin, why not gawa ko ng isang tutorial. In this tutorial, you'll learn how to set up your programming environment, be familiar with the basic programming terms, and to start coding on your own, with my guidance of course. Anong kinaganda nitong tutorials ko? Well, for one thing, magta-taglish ako para mas madali ninyong maunawaan. And second, which I guess the most important part, makikita nyo lagi ang maganda kong pagmumuka. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ito naman na. So let's start our first lesson with the question, what is programming? Programming is one way of making the computer do something. Para mas lalo nyo pang maunawaan, mag-focus tayo sa apat na bagay na involved dito, which is yung programmer, yung programming language, the program itself, and the computer. A computer is any device na may kakayahang mag-compute. It can do a lot of things na siyang karamihan ay hindi kayang gawin ng isang normal tao. Ano-ano yung mga yon? Pwedeng mag-browse ang internet, mag-compute ng complex mathematical problems, and mag-stock kay crash, char, marami. Now, you might be wondering, paano yun nagagawa ng isang computer? Paano nyo nalalaman yung mga tamang steps kung paano mag-execute ng task? Dito na papasok yung tinatawag nating program. A program contains the steps a computer reads to perform a certain task. Dito nang gagaling yung kanyang galing mula dun sa mga program o codes na pinapakain sa kanya. Eh, saan ba nagagaling mga programs na ito? Do they just magically appear? Hindi. Saan pa nga ba silang magagaling kundi sa utak ng isang programmer? But how does a programmer know how to program anyway? Kailangan ba niyang lumaklak ng dugo ng alien bago matuto? Does one have to sacrifice your humanity? Relax, kid. You only need to learn a programming language. Kagaya na sa tao, think of a computer as a foreigner. Before you get to communicate, dapat may common language kayong pwede magamit para magkaintindihan. In our case, pwede kang mag-aral ng C++, ng Java, or ng Python in order to create a computer program. C++, Java, and Python are just a few of the many programming languages out there. Sila lang yung mga pinaka-common. In the next videos, we'll be focusing on C++. Dahil para sa akin, iyon yung pinaka-mas angkop para sa mga baguhan. To summarize, ganito mostly ang nangyayari sa programming. We have 3 scenarios. A programmer learns a programming language. Second, ina-apply niyo yung natutunan niya sa programming language na yon in order to create a program. And third, he feeds that program to a computer for it to do a certain task. Ganun lang yan. So that's all I got for you today. Thank you everyone for watching. If you have questions or suggestions, huwag kayong mahiya na mag-comment sa ibaba. And don't forget to subscribe. Check ko yan. -5 ang hindi mag-subscribe. Charot! Have a nice day. Bye!